Kamusta ang pananalig mo sa Diyos sa gitna ng mga unos at bagyo ng buhay na iyong nararanasan? Maligayang araw ng Sabado, Kapanalig. Pasalamatan natin ng Diyos sa buong linggong iningatan niya tayo, ginabayan at pinagkalooban ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Patunay ito ng kanyang dakilang pagmamahal at paglingap sa atin. Kaya kahit binabayo tayo ng mga unos at bagyong dumarating sa ating buhay, panatag ang ating kalooban na hindi tayo mapapahamak dahil hawak tayo ng mapagkalingang kamay ng Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng labis na pagkatakot ng mga alagad na inabutan ng unos sa gitna ng nagangalit na dagat na halos magpataob sa kanilang bangka. Sa mabuting balita ngayon. Kinahapunan ng araw na iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo, hinampas ng mga alon ang bangka at halos lumubog na samantalang tulog siya sa kutsyon sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, "Guro, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik, huwag kumibo." Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan at sinabi niya sa kanila, "Napakatatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniwala?" Ngunit lalo silang nasindak at nag-usap-usap, "Sino ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Tumahimik. Pumayapak. Ang silakbo ng dagat, salamin ng silakbo ng ating kalooban. Iisa ang rhythm natin dahil iisa lang ang ating Father and Creator. Magkakaugnay tayo lahat. Isa na rito ang dagat. Si Jesus bilang 100% human at 100% divine, pinatigil ang naliligalig na dagat. Nasubukan mo na bang tanawin ang tagpong ito sa contamination ng kasalanan sa dagat ng ating kaibituran? Makikita natin na hindi lang ito personal na kasalanan ng bawat isa sa atin, pero ang pangkalahatang kasalanan. Hindi ba sa liturgy natin na kordero ng Diyos? Si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Kasama na rito ang kawalan ng katarungan natin at krimen laban sa kapaligiran na sumusugat sa planetang ginagalawan natin. Naalala niyo ba ang tatlong turo ni Pope Francis para matamo natin ang inner peace at world peace? Edukasyon, trabaho, at dialogue. Mula ito sa message niya sa World Day of Prayer for Peace 2022. I-adapt natin ito sa nagagawa nating kasalanan. Mababawasan at hihina ang pagkakasala kung lagi nating pag-aaralan ng may pananampalataya ang katesismo bilang edukasyon, paglilingkod, sa halip na trabaho, at tamang pag-uusap o dialogue. Una, sa katesismo. Kung pinalulusog natin ang ating kaalaman sa katesismo, magiging guide natin ito na mag-isip ng mabubuting bagay. Ikalawa, kung
nakafocus ang ating galaw para sa ikabubuti ng ating kapwa. Maisasantabi natin ang gumawa ng masama laban sa iba. Ikatlo, kung binibigyang halaga natin ang tamang pag-uusap kapag may samaan ng loob at pagbibigay natin ng freedom to express others' voice, dito sasagana ang pagkakaunawaan natin dahil sa inihayag na katotohanan. Ito ang magsisilbing tinig ni Jesus para malusaw ang okasyon sa pagkakasala. Pakinggan natin ang words of peace ng ating Panginoon. Gumayapa. Tumahimik. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang Salita ng Diyos gawing panuntunan upang buong taong paglalakbay natin magabayan at maging makahulugan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami.
San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.